Hello! Good morning! Good morning, Bert! Good afternoon. Oh, good afternoon na pala. sorry. Guys, magandang tanghali. Nandito tayo ngayon sa shop. Then, meron kasing dumating na motor. Nung, kailan dumating yon? Nung Monday. Baga, parang restocking ng ano yon. Panariya. And since na may bagong kulay na dumating, halos the same kulay nung Vespa ko. So papakita ko sa inyo kung anong diferensya nung dalawa. Halika, tingnan natin. Ito yung bagong dineliver ng Benelli, no? So ito yung Panariya 125. Ito yung itsura niyan. Guys, tingnan natin kung ano yung diferensya or ano ang kakaiba doon sa Vespa ko. Yung Vespa ko nandun sa kabila. And then sa kulay naman, I think halos magkalapit lang yung kulay. Unahin muna natin yung Panariya. Okay. First, yung Panariya, pag sinakyan mo, halos the same lang din. I think mas mababa yung handlebar niya, yung manubela, compared dito sa Vespa. Yung Vespa medyo mataas, no? And then mas wider yung manubela niya. Okay. So sa ano naman, sa mga switching, halos pareho lang din. Pero yung sa akin kasi 15th anniversary, kaya medyo makintab. 50th anniversary ng Primavera. So ano siya? Chrome. No? So yung legroom halos pareho lang din. Ang nagkakaiba nung Vespa is meron siyang parang tiyan. Ganyan. Ito wala, plain lang siya. Pero parang masikip yung legroom. Pero pwede na rin. Pwede na rin. And yung upuan, halos pareho lang yung haba. Kaysa, kumpara mo doon, kaysa dito. Ito medyo, hindi lang siya malapad. Malapad yung sa Vespa. Tingnan natin. Yung sa switching naman, sa ignition switch niya, iba. Tingnan mo. Tapos nandito yung button ng upuan. Kailang hindi ma-open kasi walang battery. Tingnan natin kung pwede ba tong Bert, walang susi Bert yung sa upuan na pagtanggalin natin. Wala, no? So kailangan mo talaga i-activate yung battery. Tama? Yan. Nabuksan ba? Ayaw ata. Ayun, nabuksan. So, yun yung laman. Tanggalin muna natin to, Bert. Tingnan ko lang yung ano, yung upuan. Anong klase? Ah, maganda rin pala, ha? Yung tela niya, yung fabric niya. Maganda. Tsaka may tatak na Benelli. Yan. So, dito sa Vespa, halos the same lang din. Yan. Buksan natin yung mga upuan. So yung Vespa medyo malaki yung U-box niya compared dito sa Benelli. So nandito yung battery, manual, and yung ang tawag dito, yung mating. Tapos yung tangke ng gas nandito rin. Wala pa pang gas. Ay, may gas na pero konti lang. So, yan ang forma. And then, sa likod naman, yung point niya, parang mas maganda itong ano, Benelli kaysa kumpara mo sa Vespa. Well, ang Vespa naman is iba naman talaga yung design niya, eh. Meron talaga siyang sariling mundo sa design. Yung Panariya, meron din siya. Pero halos pare-pareho sila. Puro maganda. Tapos dito, yung grab seat niya, parang chrome. Dito medyo malapad yung sa
panareya. Yan. So ito yung teka. Upuan niya. Oops. Yung battery. Yan. Kailangan yung ano niya parang hindi kasya yung ano dito, yung anong tawag dito? Hindi kasya yung helmet dito sa upuan ng panareya. Okay. So sa pipe naman halos the same ng pipe compared mo dun sa 125 na Vespa. Ang engine nito halos the same din. Ah hindi, 125 to. Tapos yung Vespa is 150. Meron din silang 125. Tingnan kaya natin to. Tingnan natin. Ah, hindi siya chrome. Ganun na siya. Pero maganda na rin yung signal light niya. Naka-attach na rin sa frame. Yun. Guys, parang gusto kong kumuha nito. Pero gusto ko yung kulay puti kasi meron na akong yung Vespa na ganun na kulay. So ito yung bagong kulay nila, no. So yung headlight medyo LED na rin. Tapos yan yung harap. Halos sa the same lang din yung ng Vespa. Ang ano lang medyo matapang tong kulay na to. Mas lumitaw compared doon sa isa medyo lighter yung kulay ng Benelli. So of course nandiyan yung logo ng Vespa, Piaggio. Dito rin yung logo ng Benelli. Actually guys, sa presyo ng Benelli nasa 95,000 lang siya. 95,000 Bert, no, yung ano. Nasa 95,000 lang siya. Pero ang forma niya is heritage na scooter na talaga. Compare mo dito sa Vespa, ang presyo nito nasa mga 200 plus. So ang laki ng diferensya. And yung tires sa harap halos the same size lang din. 12. And then single arm lang yung front ng Vespa. Yung panareya, so double suspension siya. Yung normal na scooter na ganun yung suspension. And then naka-mugs na rin. Then disc brakes sa harap. The same din sa Vespa. Disc brake yung pangharap. Yan. So yung Primavera kasi bilog. Ito hindi siya bilog. Parang same nung tawag dito yung isa, yung Sprint. Medyo rectangular yung headlight. Yan. And yung tambutso ng Vespa halos the same na may chrome pa rin. And then basically the same lang talaga as a scooter, pati yung makina. And then yung panareya, hindi rin siya disc brake sa likod, the same din sa Vespa, hindi rin siya disc brake. Yan. Okay, so guys, ang ganda, no? Depende na sa iyo kung alin yung pipiliin mo. Yung panareya nasa mga 95,000, tapos yung Primavera nasa mga 200 plus. I think for budget wise, dito na ako sa panareya. And kung gusto mo ng patsuy-tsuy talaga na medyo iba yung dating, siyempre dito ka sa Vespa. So yun yung itsura yun, guys. So spot nyo yung diferensya. Ito yung Vespa, yan yung sa gilid niya. Yan hanggang dito sa front. Yan yung Vespa. Yung panareya naman, yan the same color. And konti lang talaga makamalan mo talaga na parang Vespa din siya. So yun, ang ganda, di ba? So that's panareya, that's Vespa. Okay. So guys, yun lang, available to sa tindahan natin sa Oz Racing Moto Lifestyle Philippines sa Paco, Manila.
So, pwede niyong tawagan si Gilbert. Ano yung telepono number, Bert? 09777-286571. Or you can check sa page namin itong dalawang magandang scooter ay available na to dito. So I think limited lang tong kulay na to, guys, ha, bilisan nyo para hindi kayo maubusan. And meron din tayong ibang available na kulay, yung red and yung white. Tingnan yung white, maganda rin yung white, pero mas gusto ko yung kulay na yon kasi classic style talaga, di ba, Bert? Yes, sir. Alright, so guys, yun na yun. Vespa versus Panarea. Panarea medyo maliit compared mo sa Vespa. Yan. Di ba? Woo! Ganda. Okay guys, thank you for watching, and then i-test ride natin yung Panarea next week pag meron na tayong Panarea na bibilin. Okay? Babu. So guys, nakita nyo na ano yung diferensya sa dalawa. And then bahala na kayo kung ano yung pipiliin nyo. And para sa akin, maganda yung dalawa. And then dapat dalawa nyo nang bilhin. Para meron kayong Vespa, meron din kayong Panarea. Halos the same lang yung kulay. But sa kulay, mas gusto ko to. Compared dito, parang hilaw yung kulay. Pero maganda pa rin. Okay guys, so I hope na nakita nyo yung diferensya. And I hope na makapamili kayo para makabili kayo ng alin sa dalawa. So, thank you.